76 years ng ating independensya. Congratulations po sa ating lahat dahil magpahanggang ngayon ay talagang bandila ng ating mga lolo ang nagawagayway sa buong kalupaan. Kahit anong gawin nila, hindi nila basta-basta matumba ang ating watawat ng Pilipinas kung mahal na ngayon ay absolute monarkiya sa ngalan ng Maharlika Kingdom of God, Lupus of Empire. 67 years na rin from January 9, 1957 ang pagiging caretaker ni Sultan Juan Candao as Sultan Sulu na talagang naglikom ng kayamanan. Dito ninyo makita as what a coincidence or destiny. 76 years, 67 years. Diyan nakikita ninyo paminsan-minsan ang tinatawag na synchrony of time. Lolo Rizal. Si Lolo Rizal, siya ang lumaban para sa ating freedom. Siya ang nagbuhis ng buhay para sa atin lahat. Itinayo niya ang Maharlika. Siya ang nanguna para ilaban, isulong ang ating identity as Maharlika. Sinundan ni Fem, ni Ferdinand Edralin Marcos. Kaya nga hindi niyo pwedeng sabihin na wala kaming karapatan ni Radyo Mamay. Dahil dito ninyo makikita, nag-antay lamang ang matatanda, ang henerasyon ng Lolo Rizal. Si Lolo Rizal ay from predecessor of Law 101. Ang pangalan niya, 7th Sultan from predecessor of Law 101. Nasa linyahe siya ng Sultanato ng Sulu in North Borneo. Ngayon, paano ninyo masabi, Lolo Rizal to Ferdinand Edralin Marcos? Iyan ang pinakahiwaga kung bakit nakalabas si Radyo Mamay at si Queen Helen. Destiny is destiny. Ang takda ay itinakda at ito ngayon sa inyong mga harapan ang tunay na tagapagmana na iniwan ng ating mga lolo para sa sangkalupaan ng Maharlika Kingdom of God. Divino gobyerno, bumaba sa lupa ang pamumuno ng Diyos Ama, ng Allah. Hindi na ninyo pwedeng baliin kasi dito nakitaan na ng husto ang solido, pulido, siliyado at dokumentado. Kayong mga nag-aagam-agam pa, iwanan na lang kayo. Kayong mga nagko-question, iwanan na lang kayo. Kayong mga nagbabatikos, iwanan. Leave behind those people that continuously question the veracity of this holy mission. Tandaan ninyo, ang grasya ay para sa naniniwala. Ang disgrasya ay para doon sa mga taong walang pakialam, kundi mambubuli, mangungutya, mang-aatake mismo harap-harapan diyan sa Trimedia. We are born to fight the freedom of democracy, of tinatawag nating tunay na kapayapaan, tunay na prosperidad. Si Radyo Mamay is both a Filipino and Malaysian. Calling all the attention of the immigration officers, nilaban ko yan mismo sa Sabah. Ako mismo ang tumawag sa immigration ng Malaysia. Because Radyo has been identified at meron siyang tinatawag na identity na kanya, no? So meron siyang tinatawag
tawag na patuto na siya ang apo ni Tungku Abdurrahman Putra Alhaj ng Kuala Lumpur na siya yung talagang nag-create ng Semenanjung Malayo at siya ang nagtayo ng kaharian ng Southeast Asia. He is the first and the last king of Southeast Asia. Kaya dito mo makita ang mga lolo na talagang solido silang nag-antay para sa kinabukasan ng Maharlika Kingdom of God. Tingnan ninyo mabuti. Bakit hindi makaariyada ang BARM? Ang BARM, ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, is a claimant in itself. Yan ang ginamit na entity nitong mga oligarke, nitong mga kabal, itong mga Illuminati. Nakita ninyo, bakit kailangan ninyong magwatak-watak, maghanay sa hanay? Dito Liberal Party, dito Pulahan, dito mga tinatawag nating mga observers, mga destroyer. Wala silang pakialam kung manalo yung pink, manalo yung pula, o manalo yung yellow. They don't care. What they want is to put chaos para hindi lumantad ang totoong Sultan of Sulu in North Borneo. This is the process, the divine process kung saan tayo nakitaan ngayon sa buong mundo. Nang dahil sa COVID-19, nang dahil dito sa lockdown and restrictions, nakitaan tayo na tayo ang numero uno lumalaban para sa sangkatauhan. Ito ang kapalaran natin, mga kapatid ko, na nananampalataya sa iisang Diyos. Ang pangalan sa Christian, Diyos Ama, God. Ang pangalan sa Islam, Ya Allah, nandiyan po. Marami po tayong pangalan para sa Kanya. Pero kayong mga kritiko, akala namin kayo mismo ang unang makaunawa. Kumo kayo ay mga ustadyes, kumo kayo ay mga kaparian, kumo kayo ay mga nasa relihiyosong mga katayuan. Subalit kayo pa ang unang naninira sa puri, sa dignidad, sa kredibilidad, sa integridad ng mga taong nagsasakripisyo para sa inyo lahat. I welcome those that really would like to destroy my morality. Pero bumibirang po yan sa inyo, bumabalik sa inyo. Dahil alam ko, I am born not to give you the bad example, but I am born as a leader to give you the good example. Kung saan, alam ko, marami na sa inyo ang nahawi ko sa daan na tunay na pagbabago, sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Si Ferdinand Edralin Marcos, ang siyang lumaban para sa atin, nag-ugat pa kay Jose Rizal. Tingnan ninyo, pinahiraman ng otoridad ang Batikan sa ngalan na binigyan sila ng backup ng gold ng Sultan. Sino ang nagdala sa Batikan? Si Antonio Diaz, Jose Antonio Diaz. Diyan, Severino Santa Romana. Yan ang kaniyang alias. Ngayon, kayo na nakikinig, inaway ko ba kayo? Nabigyan ko ba kayo ng pasakit? Ang alam ko lang, dahil ilalantad ko ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magre-resolve nitong sigalot na ginawa dito sa ating kalupaan. Lalo na ang pagpatay sa totoong lahi, sa totoong tugo ng Sultan of Sulu in North Borneo
at sa sultan ng Maguindanao, ng Lanao, ng Palawan, ng Borneo. Imagine ninyo lahat ito, binaybay ni Queen. Tinahak niya ang madugong paraan. Inaabangan bawat araw ang pagbaba mula sa ating palasyo na iniwanan dahil iyan ang ating monumento na makikilala na ang sultanato ay nakatayo na mula noong 2009. 2009 is a very remarkable year wherein nakausad sa sobrang takas ng takas si Queen dahil ayaw ko na magkaroon ako ng katayuan na ganito. I keep on running because I want to be free from this responsibility, obligation, and accountability. However, like Job, like sa mga ibang sinugo, no? Si Noah, lahat iyan bumabalik dahil wala kang choice. Ang iba, meron silang karapatan pumili. Subalit kami, ang sagot lamang pag nandiyan na, masusunod po. Ya Allah, Ama, sa inyong kalooban, your will be done, thy will be done. Yes, I am going to follow your will. Iyan ang iniwan na mga pagbibigay patutuo ng ating mahal na reyna ng kalangitan ng buong mundo at iyan mismo si Mama Mary, si Blessed Mother for Christian and Siti Mariam for Islam. The same mother that guides me from day to day. The same mother that leads me towards the successful path of light na tinatawag natin ang liwanag, ang siyang magdadala ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaunlaran, ng tunay na kasaganaan. The divine power and authority is vested in our hands to be able to follow the will of God, of Allah. Iyan ang sinasabi natin sa inyo. Never give up. Huwag kayong sumuko dahil ang kakampi ninyo ay hindi kailanman marunong sumuko sa unos sa bawat araw na hinaharap natin. Lahat iyan pagsubok. Lahat iyan talagang ginagawaan natin ng paraan para lahat kayo makasurvive.